Ang bidyong ito ay kuha naman sa security camera ng isang tindahan sa China. Nakuha isang gabi habang ito ay sarado. At ibinahagi nila ang bidyong ito sa internet dahil meron itong nakuhanan na makapanindig balahibo. Unang makikita sa bidyong ito ang kusang paggalaw ng stroller na ito na kung saan ay may nakalagay na manika at makikita itong umaandar sa iba't ibang direksyon. Hanggang sa tumigil ito at tumapat sa harap mismo ng security camera at matapos ito ay makikita na ang manika na gumagalaw at bumangon mula sa stroller at kasunod nito ay umikot-ikot pa nga ang ulo nito. Ang bidyong ito ay mula naman diyumano sa isang TV show na itinampok ang diyumano ay isang haunted na manika na sinasabing meron diyumano ng isang demonyo o entity sa loob ng kanyang katawan na siyang dahilan diyumano kung bakit nagagawa nitong gumalaw at para itong may buhay. Sa TV show na ito ay sinubukan nilang tutukan ng kamera ang manika at narito nga ang kanilang nakuhanan. Muñeca mueve los ojos. Habang nakatutok ang kamera sa manika ay unang makikita mula sa kanyang likuran ang mabilis na pagdaan ng isang itim na figura na mistulang isang tao. At maya-maya pa nga ay nakuhanan din nila sa akto ang unti-unting paggalaw ng mga mata ng manikang ito. May isang lalaki na nagngangalang Jacob ang pinamanahan ng isang lumang bahay na tinirhan noon ng kanyang yumaong lola. At sa bahay na ito ay mayroong isang manikang clown na may pangalang Jeffrey na nakuhanan ni Jacob na gumagalaw sa nakaraan niyang video. At matapos ang pangyayaring ito ay napagdesisyonan ni Jacob na ilipat ng kwarto si Jeffrey. Pero isang gabi, nagising si Jacob nang makarinig siya ng mga tunog sa loob ng bahay. At dahil mag-isa lamang siya ng mga oras na ito, ay naisipan niyang mag-record. Thank you.
Sinubukan ni Jacob na silipin ang kwarto kung saan nakalagay ang manikang si Jeffrey dahil doon nagmumula ang mga tunog na naririnig niya. Pero habang tinitignan niya ito ay nakarinig naman siya ng mga tunog sa ibaba at maya-maya pa ay lumangit-ngit ang pintuan ng kwarto. At nang muli nga niyang iharap ang kamera sa manika ay makikitang unti-unting bumubukas ang pintuan at nakatitig na ang manikang si Jeffrey sa kanya. Matapos ang pangyayaring ito na labis na nagpakilabot kay Jacob, ay nagdesisyon siya na ilagay na lang si Jeffrey sa kanilang basement at naisipan niyang mag-iwan ng kamera dito na ikinabit niya sa ibabaw ng kanilang heater. Kaya naman ang paggalaw na makikita niyo sa kamera ay dahil lamang sa kanilang heater. Pero isang araw, merong nakuha na ng iniwan niyang kamera na makapanintik palahibo. Nai-record ng iniwang kamera ni Jacob ang tila mga boses sa loob ng basement. Pero ang mas makapanindig palahibo dito ay makikita ang kusang paggalaw at pagbagsak sa sahig ng kamay ni Jeffrey. At maya-maya pa nga ay bigla na lang sumabog ang bombilya na naroon sa loob ng basement. Makalipas ang ilang araw ay muling nagbahagi ng panibagong video sa Jacob na kung saan ay kinukanan niya ng nakaharap si Jeffrey. Kapansin-pansin sa bidyong ito ang tila isang anino na gumagalaw sa gilid malapit kay Jeffrey. At ilan sa mga nakapanood ng bidyong ito ay nagsasabing makikita di umano na gumagalaw ang mga mata ng manikang clown. Makalipas ang ilang araw, muling nagbahagi ng video sa Jacob at dito ay meron ulit siyang nakuhanan na kakaiba. Sa video ng ito, makikita ang pagbagsak ng kamera na tila ba may kung ano man na kumampas dito. Yun ay kahit wala naman di umanong tao o hayop na naroon sa kanilang basement noong mga oras na ito. Matapos ito ay hindi na muling nag-upload pa si Jacob at ayon sa huli niyang video ay sumasailalim ngayon sa hearing ang tungkol sa ownership ng kanilang bahay at abala siya sa pag-aasikaso ng mga papeles nito. Pero kayo, totoo nga kaya mga video ng ito na mula kay Jacob? O bahagi lamang ang mga ito ng isang TikTok ARG? Ang bidyong ito ay kuha naman ng isang lalaki. Isang araw habang siya ay naglilibang at mukhang pinagkakatuwaan lang ang kanyang hawak-hawak na manika. Pero meron ngang nangyari nung araw na ito na hindi niya inaasahan. Sa kalagitnaan ng pagbibidyo ng lalaking ito, ay nagulat siya nang bigla na lamang gumalaw ang ulo ng manika na tila ba lumingon sa kanya. At hindi siya ang gumawa ng paggalaw nito, kung kaya't makikita sa bidyong ito na labis ang kanyang pagkagulat.
Ang mga video ninyong makikita naman ay kuha sa isang kilalang haunted house sa US na puno ng mga manika na di man ay haunted. At sa mga video ito na kuha sa kanilang CCTV ay nakuha ng di umano ang ilan sa mga manika na gumagalaw. Dorothy wants to play with the bell, but Dorothy falls on her face because Dorothy is a doll and dolls aren't supposed to move around by themselves. Sa unang video, makikita ang paggalaw at pagbagsak ng manikang ito na nasa itaas ng pintuan na hindi naman di man na gumagalaw o bumabagsak kahit may mga bisita na kumikilo sa loob ng kwarto. At sa ikalawang clip naman na ito ay makikita naman ang paggalaw ng isa sa mga manika na malapit sa lababo. Ang TikTok user na si Cass na mahilig sa mga unggoy ay niregaluhan isang araw ng kanyang ina ng isang manikang unggoy na ayon kay Cass ay para di umanong isang tunay na unggoy. Pero sa video ito, habang binubuksan ni Cass ang regalo ng kanyang ina, ay hindi niya inaasahan ang kanyang nasaksihan. Oh my God, I swear to God, this thing just looked at me. Oh my God. Habang binubuksan ni Cass ang kahon ng manika, napansin niya ang paggalaw ng mga mata nito na tila ba saglit na lumingon sa kanya at lumingon papalayo na nakuhanan din naman ang kanyang kamera. Ayon kay Cass ay hindi naman di umano dapat gumagalaw ang mga mata nito dahil hindi ito dinisenyo na gumagalaw ang mga mata at hindi na di umano na ulit pa ang insidente nito. Pero makalipas ang ilang linggo ay muling nagbahagi ng panibagong video si Cass na kung saan ay may napansin di umano siyang kakaiba mula sa certificate ng manikang unggoy na ito. You guys, I just noticed something crazy as f***. You're all gonna think this is so insane, but I just took out the certificate of authenticity for her and you're not gonna freaking believe the name on this thing. Are you shitting me? Mula sa certificate ng manika ay mababasa na ang nakarehistrong pangalan nito ay Annabelle Hugs. Na kung pamilyar kayo sa pelikulang Conjuring ay nakahawig ang pangalan ito sa pangalan ng pinakasikat na haunted doll na si Annabelle Higgins. Pero bagamat kakaiba ang mga pangyayaring ito at hindi natin alam kung nagkataon lamang ba, ay nagdesisyon si Cass na panatilihin pa rin sa kanya ang manika. Dahil nga mahilig si Cass sa mga unggoy at nakakawig naman talaga ang itsura nito sa mga tunay na unggoy. Pero kayo, handa rin ba kayong tumanggap ng regalo na kagaya nito? Noong nakaraan ay itampo ko ang investigasyon ng Japanese Ghost Hunters sa Senatomo Atiro ng YouTube channel na Umaga Talk Film sa isang bahay sa Japan na di man ay haunted na tinirahan noon ng isang pamilya na may tatlong miyembro na misteryosong magkakasunod na nagpikte at sinasabing nagmumulto pa rin ngayon sa kanilang tahanan. Sa bahay na ito ay merong dalawang manika na naisipan ni Natomo at Hiro na tutukan ng kamera at katulad nga ng kanilang inaasahan ay meron silang nakuhanan nakakaiba. Sa video ito makikita ang unti-unting paggalaw ng manika na tila ba ay pinipihit ang kanyang ulo na hindi naman nakita ni Natomo at Hiro ng mga oras na ito at nakita lang nila noong nire-review na nila mga kuha ng kanilang kamera at sa palagay nila ang manikang ito ay haunted. Ang video ito ay isang lumang video na mula naman sa bansang Mexico at ito ay kuha sa isang live TV show na nagbigay ng matinding kilabot sa mga bata at kanilang mga magulang na nakapanood ng partikular na episode na ito.
At na-feature din ang bidyong ito sa iba't ibang mga news network dahil makikita di umano ang isa sa mga manika sa show na kusang gumagalaw. Lingit sa kaalaman ng mga anchor at staff ng show na ito na nahagip ng kanilang kamera ang kusang paggalaw ng isa sa mga manika. At makikita nga sa bidyong ito ang unti-unting paggalaw ng manika na inangat ang kanyang ulo at tila ba tumingin sa harap ng kamera. May isang lalaki sa US na nagangalang Chell ang may natagpo ang isang manika habang siya ay naglilinis ng kanilang tahanan. Pero tila hindi lang di umano ito isang ordinaryong manika dahil sa tingin niya ang manikang ito ay haunted. Dahil matapos niya di umano itong matagpuan ay nagumpisa na ang mga kakaibang pangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Alright, so I'm thinking creepy doll is gonna go with the creepy books, right? That's the best. Stop! Remy! Remy? Hey, stop! Stop messing with the lights! Elijah! Hey, what are you guys doing? Nang ilagay ni Chell ang manika sa kanilang shelf, ay bigla na lang nagpatay sindi ang kanilang mga ilaw na nung una ay inakala niya na baka ginagawa lang ng kanyang mga anak. Pero napagtanto niya kalaunan na hindi pala ang mga ito ang nagpapatay sindi ng mga ilaw. Isang gabi naman sa pag-uwi ni Chell sa kanilang tahanan galing sa kanyang trabaho ay may nadatnan siyang kakaiba at sinubukan niya ulit itong kuhanan ng video. So I get off work and this is what I come home to, which would be cool, but I'm alone and there's nobody here. Except maybe Digi. Digi, did you run the bath? Were you gonna take a... Sa pag-uwi ni Chell sa kanilang tahanan ay nadatnan niya na bukas ang kanilang banyo at tila ba may naghahanda para maligo dito dahil makikita na merong tubig sa bathtub at nakasindi ang mga kandilang narito. Pero ayon kay Chell ay wala naman di umanong tao na naroon na posibleng gumawa nito. Dinray ni Chell ang tubig sa bathtub at pinatay ang mga kandila. Pero makalipas ang ilang segundo ay bigla na lang muling bumukas ang gripo at nagkasindi ang mga kandila. At kasunod nito ay bigla na lang sumara ng malakas ang pintuan ng banyo. Makalipas ang ilang linggo na walang update si Chell, ay muli siyang nagbahagi ng panibagong video na kung saan ay sinabi niya na gusto na niyang maialis o mailayo ang manika. Pero tila ba mas kinagalit pa ito ng manika. So I went to Jim's after that night, and I showed him the video. I figured it was you know, him and the boys. But he's kind of freaked out by it, actually. So it wasn't him, and his the boys have been with their mom for about the past week because there was some, I don't know, leak in their bathroom or something at the house, and like it was a flood in their bedroom. Sounds crazy. But the weird stuff started when I got her out. Right? So I think I just need to, you know, put her back. Do I just get rid of her? Matapos na sabihin ni Chell na gusto niya nang mailayo ang manika sa kanya, ay bigla na lang bumukas ang gripo sa kanyang likuran at nabasag ang wine glass na kanyang iniinuman. At habang hawak-hawak pa rin ni Chell ang manika, ay napaso di umano siya sa matinding init na nagmumula rito dahilan para maihagis niya ito
at tapusin na ang video. Ang mga video ninyong makikita ay kuha naman mula sa museum na merong koleksyon ng mga haunted na bagay, partikular na ang mga haunted na maniga. At madalas nga nilang makuhanan at makita ng kanilang mga nagiging bisita ang kusang paggalaw ng mga haunted na manigang ito. Narito ang ilan sa mga bidyong kuha mula sa loob ng Museum of Shadows. Sa mga clip na ito, makikita ang demon ay haunted doll na may pangalang Ida na iginagalaw ang kanyang mga binti at mga braso. At ang haunted doll na ito, demon o, ang pinaka-aktibo sa mga haunted na manika na naroon sa loob ng museum. Sa mga clip naman na ito, makikita ang demon ay haunted doll na ito na pinapagalaw ang kanyang rocking chair at nahuhulog mula rito. Yun ay kahit makikita naman natin sa video ito na wala namang tao na naroon at walang posibleng gumawa ng mga paggalaw na ito. May isang lalaki na nagising ng alas 3 ng madaling araw dahil sa walang tigil na ingay na ginagawa ng kanyang pusa na tila babalisa at nagagalit. At napansin niya na nakatitig ito sa isang manika na nasa kanilang bahay. Pero nang mapansin niya rin na gumagalaw pala ang manikang ito, ay agad niyang binuksan ang kanyang kamera at sinubukan itong kuhanan kung sakali man na muli itong gumalaw. Vete, sapo perro! Ma! Ama! Ama, se lo juro que yo no activado nada. Ama! Uy, quieto. Sa bidyong ito ay muling ang makikita na gumagalaw ang manika. At sa pagkakataong ito ay nakuhanan niya na ito ng video. At makikita nga dito na unti-unting gumagalaw ang ulo at katawan ng manika. Ayon pa sa uploader ng video ay dinisenyo naman talaga ang manikang ito na gumagalaw. Pero hindi ito dapat gumagalaw nang wala naman itong baterya. Ang TikTok user na si Tommy G na isang haunted doll collector na madalas na nagbabahagi ng mga video sa kanyang TikTok account tungkol sa kanyang mga haunted na manika ay nagbahagi ng isang video na kuha di umano isang araw nang bigla na lang gumalaw ang isa sa kanyang mga manika. Sa bidyong ito nakuha sa security camera ni Tommy G, makikita ang kusang paggalaw ng rocking chair na ito, pati na rin ang unti-unting pagbango ng manika mula sa kanyang upuan, na maya-maya pa ay bumalik rin sa kanyang pagkakasandal. May isang lalaki na nagkangalang Jay ang napansin isang umaga ang paggalaw ng isang manika na nasa itaas ng kanilang shelf. Ang manikang ito ay nasa loob pa ng kahon at imposibleng may kung ano man na makapagpagalaw nito. Kaya naman naisipan na Jay na kuhanan ito ng video kung sakali man na muli itong gumalaw. I think I can see it on here. Hold on. Now it's done. Oh, wait, there it is.
See if she moves. There it is. Nakuha na ni Jay sa kanyang camera ang aktwal at kusang paggalaw ng manika na unti-unting ipinihit ang kanyang ulo na tila ba tumingin at lumingon kay Jay. Ipinaliwanag pa ni Jay na para mapagalaw ang manika ay kailangang may pumihit sa susi na nasa likuran nito. Pero makikita naman natin na walang kahit na sino man na pumipihit sa likuran nito. Gayunpaman ay hindi sinasabi ni Jay kung haunted nga ba ang manikang ito. Pero aminado siya na maging siya ay kinalabutan sa pangyayaring ito. Ang bidyong ito ay mula naman sa Chinese Ghost Hunter na si Xiaolong. At sa bidyong ito ay hindi mga multo ang kanyang nakaengkwentro, kundi isang haunted na manika. At sa kanyang livestream nga ay nakuha na niya ang manikang ito na gumagalaw. Nakuha na ni Xiaolong sa kanyang livestream ang kusang paggalaw ng di man ay haunted na manikang ito na nung una ay lumingon sa kanya at makalipas pa ang ilang minuto ay nakuha na niya rin na kumurap. May isang batang ina ang kinuna ng kwarto ng kanyang anak na babae para ibahagi ito sa kanilang mga kamag-anak. Pero hindi niya inaasahan na sa simpleng bidyong ito ay meron palang mangyayaring kakaiba na sa tingin ko ay hindi niya makakalimutan. Hey guys, so today I'm gonna be filming Katie's room, you know, a little room tour. That's her posters, her wall, her bed. Look at that cute little Minnie Mouse or Mickey Mouse pillow. And then over here is her stuffed animals. And her... Oh my god! Sa una ay parang isang normal na video lang naman ito. Pero nang itapat na ng babae ang camera sa mga manika ng kanyang anak, nakita at nakuhanan niya ang kusang paggalaw ng isa sa mga manika na inangat ang kanyang braso na dahilan para mapatakbo ang babae palabas ng kwarto. Matapos ang pangyayaring ito, sa parehong araw ay muling naglakas loob ang babae na bumalik at muling kuhana ng manika. Pero dito ay meron pang nangyari na mas makapanintik palahibo. I don't know what just happened. We're gonna go, I'll be right back. I'm gonna go see what happened. Like, oh my god. Nang bumalik ang babae sa kwarto ng kanyang anak at kunan muli ang manika, makikita ang manika na bigla na lang inangat ang kanyang ulo at katawan at tila ba tumingin sa kanya. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!